What's up mga boss? Again, this is Eric Motobike. Welcome back sa aking YouTube channel. For this video, syempre dito pa rin tayo sa Vans Bike dahil meron ako sa inyo isang iba bike check na pang malakasang road bike. Ayan, nandito sa likod nyo. At sa mga bago pa lang sa aking channel, matatagpuan nyo to si Vans Bike dito lang sa Terona Street, Barangay Mabolo, Bacoor, Cavite. Ayan. At sa mga gustong mag-inquire about sa mga bisikleta na rito na makikita nyo sa kanilang Facebook page is... Ayun, nilalagay ko sa comment section. Ipipin ko yung link na kanilang Facebook page para makapag-inquire kayo doon. Pindutin nyo rin. Siyempre, nasa description below rin. Ilalagay ko rin doon. Okay, guys. Start na tayo. Alamin na natin yung specs at kung magkano yung presyo. Okay, let's go. Si Orbea Orca M30. Ayun. I-check uli eh. Andito naman yung karton niya eh. Ayan, M30. Orca nga. Okay mga boss. Uy, ang kulit ni karton, hinahangin ang kulit. Hindi tayo makapagano. Ito nga humahangin dyan. Gulo mo eh, no? Gulo mo eh. Ha? Wala. Gulo mo eh, lumalabang ka pa eh. Ha? Kumagulo dyan. Okay, nasa harapan na natin si Orbea. Orbea Orca M30. Ayan, nasa harap na natin. Mag-start tayo ngayon sa kanyang frame. Ayan, alamin natin yung kanyang frame, syempre. Kitang-kita natin ang kulay orange. Walang hindi may pagkakaila. At syempre ito ay carbon. Ayan. Halos carbon to pero may mga aluminum yan. Sasabihin ko sa inyo mamaya, no? Ayan. Bright color, matte paint. Ito, may nakasulat pa. Okay. Ayan. Ito ay full carbon itong kanyang frame. Makikita natin yung hubog, napakaganda, orange na orange. At syempre true axle na rin siya. At sa kanyang bottom bracket shell ay press fit. Ayan, press fit yan dito sa kanyang bottom bracket. At syempre pagdating dito, hindi ko alam kung tapered ba to or straight lang yung tube niya, no? Dahil wala eh, magkaparehas yung laki. Ay, si karton ang kulit. Malakas kasi yung hangin. Okay, syempre pagdating naman dito ay hindi ko pa na-search kung ano yung tawag sa ganito mga lock. Basta naka-baon dito eh, no? Naka-internal din yung ano niya, yung lock. Ayan, no? Dito, may 8 nm. Yan parang yung sukat. Yung nm na yan, na-search ko na yan. Nakalimutan ko lang ngayon. Pero pagkaintindi ko yan, yan yung pwersa. Yung pwersa yan para hindi bumitak yung ano nyo, yung carbon nyo. Or kahit sa aluminum, meron yan. Ayan. Wala tayong makita rito ng mga kable dahil nakapasok sa kanyang tubo yung mga kable. Yan ang magalupit diyan. Tapos dito, may lagay rin siya ng dalawang bottle holder, syempre isa rito, isa ron. At dito ay naka-ready na rin to sa tawag dito, DI2 yung battery. Ayan, ito lagayan do yata ng battery. Correct nyo na lang ako kung mali, ha. Pwede naman. Ayan, pwede na to sa pang naka-ready to pang DI2. Okay. Punta naman tayo sa kanyang drivetrain. Sa kanyang drivetrain mga boss is naka 105 Shimano. Ayan, sa drivetrain niya. Start tayo rito sa kanyang crankset. Sa crankset dito yung tawag yata nila rito is compact. Asensya na, di ako sigurado, no? Ayan. May ngipin siya na 50-34. 50 pinaka malaki and 34 yung pinaka maliit. At syempre, alo yan. Sa FD Shimano 105, naka-integrated siya. Ayun, naka-direct mount. Ayan. Hindi siya yung clamp type, no? Ang makikita pa papansin natin. Ayan, no? Andito lang siya sa gilid. Okay. Tapos, punta rin naman tayo rin sa likod. Sa RD nito, Shimano 105 din. Tapos, ito ay, alam ko, 11 speed to. Bilangin ko na lang mga boss, ha? 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Naka-2x 11 speed na Shimano 105 din. Siyempre, cassette type na yan. Yung tunog niya smooth. Ayan, no? Well, hindi siya masyadong maingay, no? Sakto lang. Ayan. Okay, naipakita ko na sa inyo yung drivetrain nito. Naka 2x11 speed, Shimano 105 R7000. Ngayon, dito naman tayo sa goma. Dito sa wheelset. Sa goma, makikita natin naka Vittoria Sapiro, no? Ang ano nito, 28C. 700x28C. Ayan. Ano to, tawag dito. Magandang klase to. At syempre, ito ay naka-presta na yung inner tube or yung interior. Tapos alloy itong kanyang rim. Ito is black stainless yung spokes.
yung kanyang brand ng ano, ano to, FHRS47 Malaysia. Yung kanyang ano, tingin ko alo yan. Hindi ko alam kung Shimano, no? Shimano. Tama, Shimano pala to. Yung kanyang ano, hub. Shimano na yan. Na naka-center lock din yung kanyang ano. Parang center lock yata to, itong kanyang rotor. Mamaya, talakayin natin yung rotor. Okay. Ayan. Tapos na tayo sa wheel set mga boss. Naipakita ko na sa inyo, no? Ayan, naka-Vittoria. Tapos, yun, naka-Shimano ng hub. Black stainless. Ayan, siyempre, parehas lang yan sila ng unahan. Kung ano yung gulong dito, ganun yan dito. Parehas lang yan sila. Okay. Certinator nito is full carbon din. Ayan, no? Tunog talaga pala pag pinitik mo. Okay, carbon din yan. Ang ganda rin. True axle ba? Parang, true axle? Parang bungi doon. Tingnan ko kung meron. True axle. Ayan, true axle to. Mga ano, itong kanya. Yung pinaka dito sa ano niya. True axle. Okay. Sa cockpit naman tayo. Dito sa cockpit ito, ito alloy ito. Itong stem. Ayan. Mga haba nito, I think mga 90. Di lang ako sigurado, no. Itong drop bar ay alloy din. Itong kabila hindi pa nalagay eh. Hindi pa nalagay yung ano, yung bar tip. Ito pa lang. Kung kabila pa lang ang nalagyan. Pero lalagyan pa lang. Kasi ibablog na natin. Kaya na ano na. Tapos hindi, pag ito nabalutan, halos hindi na rin mapapansin yung kanyang ano, kable kasi andito na rin sa ilalim eh. Ang ganda na rin ang pinagdaanan niya. Ayan, ito yung brake lever. Siyempre, magkasama na yan sila ng shifting niya. Ito. Ayan, shifting niya dito. Ayan. Tapos ito brake. Ayan. Okay, 105 rin yan. Ngayon, may pagkakaiba yan sila rito sa kanyang brake, no? Kung yung ano niya, yung drivetrain is 7,000, R7,000. Ito naman dito, meron yan dito na ano, sa brake set. Ang brake set kasi nito, ang gulo ko. Naka direct mount, 105 Shimano. Mountain, ayan o, Shimano. Pasensya na kayo sa akin na medyo maingay dito. Kaya medyo pati ako naguguluhan din. Okay. Ay, wala naman ako sa inyo may ipapakita, no? Yun lang. Ipakita ko na sa inyo yung ano niya, yung frame na naka-pull internal cable. Ayan, pati naka-Shimano. Hydraulic pala ito mga boss, ha? Yun, ulitin ko, ha? Naka-hydraulic yan. Ito itong ano niya na to, itong preno niya na to. Parehas yan sila ron sa likod. Hydraulic yan. Napakaganda nito, sobra. Tapos, yun, nakakalimutan ko to. 7 ano to, ito, carbon pala to. Itong ano niya, itong seat post. Ayan, pero ito, itong railing niya na to, bakal. Tapos nakapisik na rin siya ng saddle. Ayan, ganda na, sobra. Okay, yan, ipakita ko na. Alamin na natin yung presyo. Ang presyo nito is 135C or Bea dito sa Vans Bike. Kararating lang yan. Ang araw ngayon ay Webes. Kung may upload nyo to mamaya or bukas, ayan, sari-sariwa pa, pwede kayo mag-inquire. Sa mga gusto magtanong, ayun, pwede kayong tumawag. Direkta na lang kayo tumawag dyan sa Vans Bike, about dito. Ayun, ipakita ko na sa inyo yung specs at nasabi ko na rin yung price, at kung may mga hindi man ako nasabi, pwede kayong tumawag sa kanila. Direkta na lang kayo tumawag sa Vans Bike. Ilalagay ko naman sa comment section, ipipin ko yung link ng kanilang Facebook page, at ganoon na rin ilalagay ko sa description below yung link ng kanilang Facebook page. Ayan, ulitin ko yung address. Sa mga bago pa lang sa akin channel, matatagpuan nyo to sa Terone Street, Barangay Mabolo, Bacoor, Cavite. Ito ang kanilang shop. At syempre, may isa pa rin siyang, mayroon pa rin sila isang shop sa Buhay na Tubig, Imus. Alright. Yan, kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod na mga video. Mga bike visit, short ride, long ride, at kung ano-ano pa. Keep safe everyone and God bless us all. Peace out. See you next vlog.